Dahilan sa epekto ng coronavirus, kayo ba ay trainees o foreign workers na nawala ng trabaho o nawala ng kontrata at mawawala ng visa? Pangalawa, hindi makabayad sa renta ng inuupahan. At pangatlo, hindi rin makabayad sa bills ng tubig. Ito ay good news para sa inyo, so watch this. Hi there! My name is Jet. Thank you po sa pagbisita sa My Jet TV sa channel na ito. Kung bago lamang po kayo, ang My Jet TV ay nagbibigay po ng importanteng impormasyon dito sa Japan, Nihongo tutorials at vlogs sa iba't ibang lugar, kultura at mga tao at iba-iba pa. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para po ma-notify kayo sa mga bago nating upload na video. Ang lahat po ng impormasyon na tatalakay natin sa araw na ito ay nanggagaling po sa ahensya, sa iba't ibang ahensya dito sa Japan at hindi po manggagaling sa akin. So, ang una po nating topic yung sa mga trainees at foreign workers na nawalan ng trabaho at mawawalan ng visa dito sa Japan. Ang una po nating topic ay ito po yung galing sa official homepage ng Immigration Services Agency of Japan. So, lalakyan po natin para po malaman natin talaga na galing po talaga sa Immigration Services Agency of Japan. At nakasulat po siya sa Yasashi Nihongo, meaning Easy Nihongo, para maintindihan po natin lahat. So, iisa-isahin ko po sa inyong i-explain kung ano pong nakasulat dito. Una po, sa pinakataas, nakalagay dyan, Kaisha de hataraku na tagakokujin no katani. So, lahat po yung hindi makapagtrabaho o nawala ng trabaho o hindi nakapagtrabaho na mga foreign workers. So, una pong paragraph, Shingata coronavirus no tame, shigoto ga dekinaku natta ginou jishusei nado, gaikokujin no kata ga hikitsuki nihon de shigoto ga dekiru yo, shibaraku no aida tokubetsu ni saidai 1 nenkan, hataraku koto ga dekiru tokutei katsudo no zairu shigaku o motomeru koto to shite imasu. So, ang nakasulat dyan, dun sa mga nawalan nga po ng trabaho ng mga trainees, yung ginoji sensei, o mga foreign workers na dahil sa coronavirus nawalan ng trabaho, pwede po sila mabigyan ng saidai, ibig sabihin, maximum of 1 year na visa para po ma-extend ang mga visa ninyo. Tapos, yung ang tawag po sa visa na ito is Tokutei Katsudo, ibig sabihin special activity or special visa. Okay po ba? So, ang pangalawa, Zairu Shikaku o Murairu Kata, sino-sino ba ang pwedeng mabigyan nitong special visa? Number 1, Tsugi no kata de, Betsu no kaisha ya to keiyaku shita kata. So, nandito na, nakasulat po isa-isa dyan. So, iaano po natin, isa-isahin po natin kung sino yung mga pwedeng mabigyan ng work plus one year na extension ng kanilang visa. Okay po. So, number 1, kaisha o yamero to iwarenu kedo, keishu ga dekinaku natta gino jishusei. So, sinabihan ang mga trainee ng kaisha, ng company, na stop na. Kasi, wala ng kenshu. So, na-stop yung training. Yung kenshu, ibig sabihin na, na-stop ang training na trainee. Okay. So, pangalawa, kaisha o yamero to iwarenu kedo, shigoto ga dekinaku natta, Gaikokujin Rodosha. So, ibig sabihin, hindi lang po trainee. Sinabihan sila ng company nila, lahat ng mga foreign worker na nagtatrabaho dito sa Japan, na nasabihan ng company na na-stop dahil po sa effect ng coronavirus. So, ano-ano po bang work na pwede nakasali dito sa nakasulat dito sa number 2? Ang example niyan is Zairu Shikaku Tokutei Gino, which is, ang visa mo is special skilled worker ka. So, yun ang visa mo. Ano ba mga special skilled worker? So, may 12 categories yan. Alimbawa, nursing, construction, hotel and management, agriculture. So, marami pong categories ang SSW, which is special skilled worker. And then, pangalawa, Jijitsu, Shingun, Shishiki, o Kokusai, Gyumu, nado. Ibig sabihin, ito yung mga nagtatrabaho sa mga office work.
mga COXEGUM, ang mga international offices na foreign, na foreigner, na foreign worker na naapektuhan ng coronavirus. And then, pangatlo na pwede mag-apply for visa extension and work is Zarigatori Tori Kesareta Ryugakusei na to. Ibig sabihin, yung mga Ryugakusei, yung mga foreign student na nandito po sa Japan na naapektuhan ng coronavirus na na-stop ang kanilang visa or Natori Kesareta. Ibig sabihin, na-canceled yung visa nila dahil po sa coronavirus. So, yan pong mga tatlong yan ang pwedeng mag-apply for 1-year extension of visa and work. So, nakalagay dito sa pangat dito. Ano po ang nakalagay dyan? So, yung mga Tokutegi no Nobunya dake desu. Ibig sabihin, Tokutegi no Bunya, ano bang Tokutegi no Bunya? Yung pong mga nasa categories ng 12 categories. Okay po ba? So, i-check nyo po sa internet kung ano po ba yung 12 categories sa special worker. Kasi yun lang po ang pwede mag-apply ng visa sa work. Okay po ba? So, next. Ano pa, paano po ang gagawin? Pangalawa, Tetsuzuki Hoho, ano po pang gagawin natin para makapag-apply tayo sa ganitong visa and 1-year visa plus work? So, ito po, nakasulat, Chikaku no Chiho Shitsu Nyukoku Zairyu Kanrikyoku o Shitsujo o Tokubetsu, nakalagay dyan, Tokutei Katsudo Shuroka Eno Zairyu Shikaku no Henkokyoka o Shinsen Shite Kudasai. So, pumunta po tayo, sulit yan ha, pumunta po tayo sa malapit na immigration center sa atin or small immigration branch para po mag-apply tayo ng henko, ibig sabihin change of visa, which is, ano po yung change of visa? Yung sinasabi nila na tokutei katsudo. Tokutei katsudo, ibig sabihin special activities na tokutei katsudo shuroka. Next, kaisha o yamero nado to iwareteru kata. Iwareta kata, betsu no kaisha o mitsumeru koto o muzukashi bai, kuni no sapoto de kaisha to machi mo okuru koto ga dekimasu. So, yung mga mahirap pong mag-apply for another company, yung hindi niyo po kaya mag-apply for another company, wala po kayong malilipatan, so ang immigration po ay pwedeng mag-match. Example, mga agency na Hello Work or etc. na pwede pong paghanapan ng trabaho, imamatch po dun yung category ninyo, kung ano po ang kakayanan ninyo. So, pwede po mag-support ang immigration or ang Japan para po mahanapan kayo ng trabaho kung wala po kayong mahanapan na another trabaho. Okay po ba? So, paano po tayo po, basta pumunta tayo dun sa immigration center, ano po ba? So, Toyowase, paano po natin, kung gusto po natin malaman more information about it, pumunta po tayo sa malapit na immigration center sa atin, sa inyong lugar. And then, isusulat ko po sa inyo dito ang link para po dun sa further information dito sa sinasabi ko po sa inyo. Okay, so ano po itong nakalagay sa pangalawa? Medyo malabo siya ha. Nakalagay is matching shieno nagare. So paano ba ang pagsusuport ng match, na ang matching, paano ba ang flow ng matching na gagawin ng immigration center sa inyo? So una, pagpunta niyo po dun sa immigration center na malapit sa inyo, pipirma po kayo, nakalagay dito ha sa number 1, sa step 1, pipirma po kayo ng application form. So, name, address, lahat po ng important information, personal information ninyo. Plus, pipirma din po kayo sa doisho. Ano po ba yung doisho? Ito po yung consent or permission para po gamitin ng immigration center o ng immigration ang inyong mga personal information. Bakit po kailangan nyo pong maglagay sa consent? Kasi sila po ang magmamatch or magbibigay dun sa agency or handwork, mga kika na tinatawag, handwork para po ipasa yung papeles ninyo. So, pag hindi po kayo nagpipirma sa consent, ay hindi po nila maaaring gamitin ang personal information ninyo kasi privacy po yun. Okay po ba? So, ang nakasulat sa notice dito sa baba, ang pwede lang po mag-apply dun sa mga maliliit na branch na immigration is yung mga special skilled worker lang na visa. So, other than that, katulad po na sinabi ko sa inyo sa first part,
Yung other than that, aside from SSC worker, kailangan pong mag-apply kayo sa mismong head office ng immigration na malapit na sa lugar ninyo. Halimbawa po, malaking immigration agency po, huwag dun sa mga maliliit na branch. Pwede pong mag-apply lang dun ay yung mga SSC worker, yung category nila. Okay, step 2. So, galing po sa immigration center, ang immigration po ay magbi-bridge. Sujite, ang sabi niya, magbi-bridge po ang immigration center para ipasa ang mga papeles ninyo dun po sa agency or katulad ng hollow work para po maghanap-hanapan kayo ng bago niyong trabaho. So, yun ang step 2. Ang step 3 is, shigoto o shokai suruki kanga anatato atarashi kaisha o matching. Kalagay. So, ang halimbawa, ang doon ang kikang, ang hollow work, example dito sa mga kikang na sinasabi nito, sila ang magsusokay, mag-i-introduce para sa bago ninyong mapapasukan. Ne? So, number 4, atarashi kaisha to keiyaku. So, magkakaroon na kayo ng contract between the new company, between your new company and ikaw. So, magpipirmahan na kayo ng kontrata. And then, step 5, ayan na po, bibigyan na po kayo ng visa, which is tokutei katsudo, ne? Tokutei katsudo shuroka. Yan po ang visa na tawag, ha? In Nihongo. So, ibig sabihin yan, special visa ibibigay sa inyo, which is pinakamahaba na po yung 1 year. Punta naman po tayo sa number 2 na good news. Ang tungkol naman po dun sa mga nahihirapang magbayad sa kanilang mga renta o inubahan dahil po nawala ng trabaho, epekto ng coronavirus. So, binuksan ko po ang homepage para po sa Ministry of Health, Labor and Welfare. So, makikita po natin dito, lalakihan ko po na itong information na ito ay manggagaling po sa Ministry of Health, Labor and Welfare dito po sa Japan. So, medyo malabo lang po siya, ne? So, meron po silang English version. So, kinuha ko po yung English version nila sa homepage para madali pong i-explain sa inyo. So, information about the housing security benefit. Ano daw ang information tungkol sa housing benefit? As a measure for supporting those who are finding it difficult to pay the rent for their current housing due to income decrease resulting from business shutdown, etc., we pay rent to their landlords through local municipalities for 3 or up to 9 months. Ayan na. Ang galing nito, ha. 3 and up to 9 months. So yung mga nagkaroon daw po ng difficulty, nahirapang magpay ng rent ng bahay nila dahil po nag-shutdown ng mga kumpanya, ang mga business na kumpanya, or nawala ng trabaho dahil nga nag-shutdown ng business ng kumpanya, pwede po ang city or municipality na magpay doon po directly sa inyong landlord na from 3 up to 9 months po, pinakamahaba na po yung 9 months kung talagang hirap na hirap po kayong magbayad. So, ganito po ang example niya, yung City Hall, ang magpipay mismo rent directly to the landlord. So, ito kayo, ha? So, ang mangyayari dyan, pag nag-apply kayo at na okay po yung application form ninyo, ang City Hall po magbibigay mismo doon sa landlord. So, dati, formerly, before, ganito daw yan, you are eligible for the benefit if you left the job or closed your business for 2 years ago or less. So, dati ha, ang pwede lang mag-apply dito sa ganitong support is kapag nawala ka ng trabaho at nag-close yung business 2 years ago or less, ne? 2 years ago or less. Ngayon daw, since April 2020, so nakalagay dyan, you may lose your current housing due to income decrease as a result of having left a job or closed your business 2 years ago or less, or resulting from your employers or your own business shutdown, etc. Yung una kasi, na-loss lang ang job o nawala ng trabaho. Pero since 2020, yung mga na-lose or nag-decrease talaga yung income nila. So, hindi na kayanan ng budget ng bahay. Okay po ba? So, a simple application process was adopted on April 30. You no longer need to register with the public employment security offices or hollow work to apply for the benefit. Dati po kasi,
kailangan mag-apply po muna kayo sa Hello Work para sa benefit na makukuha nito na ganito. Pero ngayon po, iba na. So, ngayon po, please visit, nakalagay dito ha, please visit the self-reliance support centers in your area to apply for those housing security benefits. So, pupunta po kayo, kayo po mismo ang mag-visit doon sa self-reliance support center. So, ano po ba itong self-reliance support center? Ilalagay ko po yung link dito sa description box nitong video na to. Para po, i-click nyo yung link kung saan-saan po. May mga listahan po kasi ng self-reliance support centers. Hahanapin nyo po doon kung saan po yung kayo malapit na lugar. Tapos, pag nalaman po ninyo, doon po kayo pupunta. Okay po ba? Hindi ko na po isa-isend kasi marami po yon. So, ililink ko na lang po yung description below. Okay. So, next, ano daw ang mga question, yung Q&A regarding this matter? Question number one, nagtanong sila, can you be more specific about those who are finding it difficult to pay the rent for their current housing due to increase or decrease due to income decrease resulting from business shutdown, etc. So, ito ang answer niya. It refers to those who are under financial strain as a result of reduced working days or hours through no personal fault, and to those who are in such a situation due to significant decline in job openings. See the following examples. So, nakalagay po dyan lahat ng example. Medyo malabo po kasi ang mata ko. Okay, kung ano-ano po ba yung example na pwede? Example 1, a sports gym instructor who was working for 4 to 5 days in a week but who is currently working for 2 to 3 days a week because of gym's partial shutdown. So, yung mga ganun, ha? Yung nawala ng trabaho sa mga gym. Pangalawa, a freelance interpreter who was scheduled to work at a 2-week event for guests from overseas but who has found that the event was canceled due to self-restraint requests. So, yung katulad ng mga freelancer na interpreter na ang job talaga nila ay dapat 2 weeks. 2-week event. 2 weeks yung event na yon. Pero na-cancel siya dahil hindi na po pwedeng pinapalabas. So, ganyan ang example number 2. Number 3, a worker who had 2 part-time jobs but who currently has only 1 because the employer who provides the other job shut down the business due to economic slowdown. So, yung mga dalawa po yung tinatrabaho nyo, pero yung isang tinatrabaho po ninyo ay nawala, nag-shut down, na-close dahil sa coronavirus, yung ganon. So, pwede rin po mag-apply yun. Number 4, an owner of an inn that received many reservations cancellations due to self-restraint. So, yung ganyan, mga ganyan. Yung mga owner po ng hotels, mga ganyan, na hindi na-cancel po, ang dami pong na-cancel. Kung meron po mga Pilipino rito na may sarili po kayong anong tawag dito, mga rent, ganyan, at wala pong nagre-rent dahil nga sa coronavirus, pwede rin po mag-apply. Syempre na, decrease po yung income ninyo niyan. Okay. The above are merely some example. Example lang po yan, local municipalities are instructed to be flexible in handling claims for the benefits. So, example lang po yan, marami pa pong pwedeng example dyan. So, kailangan pumunta po kayo dun sa local government ninyo, ha? Dun nakalagay sa list. Okay, question number 2. How am I supposed to prove that there is a possibility that I may lose my current housing due to income decrease resulting from having left a job or closed my business 2 years ago or less, or resulting from my employers or my own business shutdown, etc. So, ito po yung answer. If you are an employee, you will be requested to show the work contract stating the conditions of work and a work shift table provided for your employer through which we can check that your days or hours of working had been reduced. So, yan ha. Malinaw na malinaw ang pagkaka-explain. Okay, number, if you are a proprietor, you will be requested to show a document through which we can check the opening days of hours of your business have been reduced, or if you are working on a contract basis, you will be asked to show a document through which we can check the cancellation of or decline in orders received. So,
kailangan po meron kayong parang attached document. Meron po kayong katibayan na talagang nag-decrease ang inyong mga income. Yan po ang kasagutan niyan. As a proof, you can also use a document showing that you are a recipient of the Council of Social Welfare's special loan. Or, a petition form is available for those who do not have the aforementioned documents. So, meron kayo, kung halimbawa wala kayong mga ganung dokumento, meron pong petition form na pwede nyong fill up at. Okay, now, question number 3. I am a freelancer and I'm getting significantly less work. Am I eligible for a housing security benefit? Yan, nagtanong siya. So, now, ang sagot yan, yes, you are eligible. Freelancers and self-employed workers can make a living for a while by working as a part-timer, etc. If they want or need to, you need to give them on being a freelancer or self-employed worker to receive the benefit. So, malinaw na malinaw po yan, kahit freelancer po ay pwedeng mag-apply. Hindi po sa mga regular employee lang. So, ito pong information na ito ay aplikado po, pwede po sa lahat ng mga foreigner na nandito sa Japan. Hindi lang po mga Japanese people. Okay po ba? So, ayan po ang good news number 2. So, punta po tayo sa good news number 3. So, number 3 naman, sa mga hindi makabayad ng tubig. Ayan, so last na po tayo. Sandali, inom muna ako at nawawala na ako ng boses. Last na, dun po sa mga nawala ng trabaho o naghirapan sa budget ng bahay, pagbabudget sa lahat ng problema ng bahay, pwede na pong mag-apply dun sa mga hindi nahihirapan po na magbayad sa inyong mga water bills. Ito particularly water bills lang. Ang kailangan lang po rito ay pumunta po tayo sa ating malapit na municipality or city at dun po tayo magtanong paano po tayo kukuha ng application or benefit para po dun sa nahirapan tayo magbayad ng water bill natin. Ito po ay para lamang po sa billing ng tubig. Hindi po kasama yung ilaw, telepono, etc. etc. So, dito na po nagtatapos ang ating topic for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung sa tingin nyo ay nakabuti ang impormasyon na ito, maaari lamang po na pakishare po sa ating mga kababayan or sa mga kakilala nating mga foreigner para po malaman nila ang mga detalye at maaaring makatulong po ito para sa kanila. Maraming salamat ulit sa inyong panonood and see you para po sa ating next video upload. Bye!